guys! Samahan niyo ako magluluto ako ng laswa. Which is ay Ilonggo version. So, narito yung ating mga ingredients. Meron akong dalawang daing, chicken cubes, kalabasa, sitaw, okra, talong, at saka dahon ng kamuti. Pakukuluan lang natin yung tubig. Tapos, ilalagay natin yung isama pa rin yung pakiramdam. Ilalagay na natin yung kamatis, bawang, at sibuyas para more on flavoring. May asin na yan, guys. Tapos, dati kasi nakapagtrabaho ako sa restaurant, ganyan magluto yung chef namin. So, kinaya ko na rin. Ilalagay natin yung more cubes para may lasa. Tapos, itong daing natin, huwag na natin huwag na natin tutulin. Kasi para pampalasa lang naman yan. Tapos, meron ako dito dala mula Pilipinas. Lalagyan natin dito, guys. Anong tawag dito sa Bisaya? Sa Ilonggo, tawag dito ay tapukan. Pwede din kalkag. Pero hindi ko alam sa Tagalog ang tawag nito eh. Lagyan natin dito konti lang para mas malasa pa yung ating gulay. Konti lang. Wala kasing bagoong. Hindi ako nakabili ng bagoong. Kaya ito na lang nalagay na. Puro dalawang kutsara. Lagay natin dyan. Hindi ako gumagamit ng tripod kaya. One hand on the phone, one hand on the other thing. So, dito na yung ating gulay. Nakapag video. Kasi wala yung amo. Bumala ng aga pa. Ito na yung ating. Ilalagay lang natin yung gulay natin. Sama-sama na yan. Hintayin lang natin kumulo hanggang sa maluto. Lalagay na yung ating natirang gulay. Siguro malambot pa siya. Ayan. Saka na yan. Tapos yung natirang gulay. Tama-tama lang yung sabok. Hindi marami. So, malambot na yung ating okra at saka talong. Lalagay na natin yung dahon ng kamote. Pag naluto ito, guys, kakain ako ng lunch bago umakyat sa taas. Maglilinis. Para may laban. May lakas tayong magkuskus ng kubeta. Tama-tama na yung asin. Ay, ano ba ito? Tubig. Dalawa lang naman kami dito kakain ng kapitbahay namin eh. Kasi kahapon, pumunta siya ng wet market. So, nagpapili ako. Gulay. Natakpan lang natin. Ganyan ako pag nagkakasakit. Gusto ko yung ulam o gulay or fruits. So, ready to serve na, guys. Luto na yung ating daon ng kamote. So, pwede na tayo natin makakain yung ating gas. Tapos, malagay ako. Thank you.
bang aking panalangin? Pwede ba? Tikman ko yung aking niluto kung masarap pa o hindi. May kanin na yung aking kutsara. Parang nagpapagatas. Masarap sa lasang-lasang ganito siya. Lasang-lasang ganito siya. Yan. Pwede rin to ilagay sa ano, sa fried rice. Kagabi nagluto ko ng fried rice with this one. It's a, tapos meron akong dalang hot dog. Galing Pinas din yung Pure Foods. Gustong-gusto nila yung lasa. So nilagay ko yun at saka ito at saka with egg. Naubos nila yung isang, yung mas malaki pa dito na bowl na fried rice. Sabi niya, sabi ng alaga kong babae, ano raw, best daw yung sausages ng Philippines. So yun, lasang-lasang ito. Masarap to sa, kung hindi pa siya dry, masarap din siya sa egg. Pero hindi ko pa na-try magluto nito with egg na dry siya. Pero masarap, usually masarap sa ilagay sa mga gulay, ganyan. Saka sa fried rice. So ito lang yung aking lunch. May kanin ako guys. Unlimited. Hindi na ako nagprito ng isda kasi wala na akong time. Umalis yung aking mga employer, pumunta ng Ipo para lang mag-food trip. 2 hours drive and then balikan. Tapos mamayang hapon na siguro uwi na. Meron akong mga pagkain sa ref over pero I prefer na gulay na lang kainin kasi mga spicy yung mga niluto ko kagabi. So, meron akong leftover. So, ito. Hanggang dinner ko ng kain. Kasama ko yung kapitbahay ko na Pinay. So, kain tayo, guys. Thank you for watching. Bye, everyone!